yo, what's up mga kalitar? At welcome back sa YouTube channel natin mga kalitar, sa channel ng Kalitar Vlog. So for today's video mga kalitar ay mayroon tayong papakita ng saranggola. Pero bagong gawa mga kalitar, ito ay kagagawa ko lang mga kalitar. Ito yung sinasabi ko na bagong gawa doon sa ating nakaraang vlog mga kalitar. So bali ito yan mga kalitar yan. Bali ang logong to mga kalitar ay sa logo ng Canada mga kalitar. Ano nga tawag dito, Miss Kalitar? Maple Leaf. Maple Leaf, mga kalitar. Kung tama ako, mga kalitar. Plain white yung pinakapakpak niya kasi lalagyan natin siya ng pangalan dito, mga kalitar, na Canada. Bali yan, mga kalitar. So, ang nangyaring to, mga kalitar, ipatayugin lang. Hindi to yung mga panlaban. Malapad yung pagkakakayas niya, mga kalitar, yan. Malapad yung pagkakakayas. Tapos yan, mga kalitar. Yan yung pakpak niya. Tapos may bagting dito. Tapos dito. Yan. Okay, nakaliar mga kalitar. Hindi yan yung flat kite. Ito yung side, kabilang side. Ito yung kabilang side. Tapos yung pattern natin mga kalitar. Ito yung pattern ng ating pinakapuwet ay ito mga kalitar. Medyo mahirap-hirap yung gawin mga kalitar yung ating pattern sa puwet. Puro stick mga kalitar. Tapos ganyan lang mga kalitar. Okay. So ang bibidyo natin ngayon mga kalitar ay yung pagkakabit mga kalitar ng pangalan niya dito na Canada mga kalitar. So mamaya na yung hunt natin ng gagamba pag natapos natin to mga kalitar. Pero sa ibang vlog yon mga kalitar. Malambot lang yan mga kalitar para madaling paliparin kahit medyo mahina yung hangin ni umangat. So lagyan na natin mga kalitar ng pangalan. Okay mga kalitar, bali na ikabit ko na yung pinakapangalan niya mga kalitar at yan yan mga kalitar. Canada. So hindi pa siya totaling nakadikit mga kalitar ng fix na fix kasi spot, puro spot pa lang ng katol yung ginawa natin mga kalitar. At kawang pa siya mga kalitar. Yan mga kalitar. But kawang pa siya, hindi pa natin siya talaga nakakatulan ng dire-diretso. So kakatulan muna natin siya ng dire-diretso saka natin siya lalagyan mga kalitar ng lining. Yung lining mga kalitar, gagamit tayo ng marker na black para yung pinaka letter, bawat letter ay lumitaw yung pinaka lettering mga kalitar. So lalainingan natin siya dito sa mga pinaka gilid niya mga kalitar. So ispatan ko na mga kalitar para tuloy-tuloy na yung ating video mga kalitar. Bali, sa likod tayo mga kalitar ng saranggola, magpapaso ng katol mga kalitar. Kasi mas maganda kung dito tayo magpapaso. Madali lang kasi magpaso mga kalitar ng katol o nitong mga pangalan. Kapag ang gamit mong pabalat ay transparent, kita-kita mo bawat lining at kita-kita mo kung saan mo bandang kakatulan. So, mas approval tong ganito mga kalitar sa likod kayo magkakatol kapag nasa harap yung pangalan. Pero mas approval lang yon kapag yung gamit yung pabalat ay transparent. Mayroon kasi pag mga dikulay mga kalitar. Hindi mo may tama minsan yung pagkakatol. Kaya mas efektibo kapag transparent yung pabalat. Yeah.
Yun na mga kalitar, bali na i-copy na natin yung mga letter mga kalitar. So napag ano na rin natin mga kalitar na kung sa welding na i-full weld na natin mga kalitar. So ang kailangan naman natin yung gawin mga kalitar ay lalining natin siya ng marker. So kailangan natin ng marker mga kalitar. Kailangan natin gumamit itong marker para mapalitaw natin yung bawat pangalan mga kalitar, bawat letter ay mapalitaw natin yung ganda. Kalitar, bali natapos na natin yung saranggola. Pero tinapos lang muna natin kasi hindi tayo makapagpalipad. Sobrang putik ngayon mga kalitar, katatapos lang ng malakas na ulan, oh. Kaya hindi tayo makapagpalipad. Sobrang putik ng harapan mga kalitar yan. Kaya ipakita na lang natin mga kalitar yung natapos natin. At eto na mga kalitar yung ating natapos na saranggola. Bali, ito na yan mga kalitar yan. Canada mga kalitar. So, bagong gawa na naman mga kalitar, pero hindi natin paliliparin muna mga kalitar. Tiyempo tayo ng malakas na hangin kasi gaya sabi ko kanina, umulan. Umulan ng sobra mahal. Pakita mo yung paa ko. Yan mga kalitar, oh. Sobrang hirap gumalaw, sobrang putek. Grabe mga kalitar. Ayan, pakita ulit natin yung pattern. Yan yung hubog niya mga kalitar. Tapos, ito yung likod. So, sa pagkapit ng plastic mga kalitar dito sa baba, ay gumamit tayo ng glue gun. Naubusan tayo ng rugby, pero mas maganda talaga mga kalitar kung gagamit tayo ng rugby. Ito yung glue gun na ginamit natin mga kalitar. Ipag-focus mo dito. Ayan mga kalitar, glue gun yung ginamit natin. Pwede ba ako? Pinipindot. So, yan mga kalitar at hanggang dito na lang yung video natin sa ating panibagong tutorial o
paggawa ng saranggola mga kalitar. So update ko kayo mga kalitar pag paliliparin ko na. Kasi kulang pa siya mga kalitar ng sumba. Lalagyan pa natin siya mga kalitar ng sumba. So bali meron din akong bagong sumba, review natin. Review din natin sa isang araw mga kalitar. Pero mukhang maganda yung bagong sumba na yun. So itong saranggola lang to mga kalitar ay kaya ako ginawa ay pasasalamat mga kalitar sa aking ninong aming na siyang nag-sponsor sa ating camera, nagbigay sa ating yung sumba, nagbigay sa plastic na saranggola. Ano pa bang binigay ng aking ninong? So sa mga damit, sa lahat ng kagamitan na naibigay niya ay susuklian natin kahit ganitong ano lang mga kalitar, kahit ganitong paraan, sa ganitong paraan mga kalitar ay masusuklian din natin. So yan mga kalitar, kung bago ka pala sa YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo yung notification bell para ma-update ka sa mga panibagong vlogs. So yun mga kalitar, hanggang dito na lang at bye-bye!